Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Robert Garcia, 36 years old, isang Filipino artist at immigrant dito sa Canada. Nagsimula po ako magpinta nung ako po ay bata pa, sa edad na 10 years old. Ang pinakauna ko po ay sketch lang muna dahil wala po akong pambili ng gamit. Pero yung natutunan ko paano gamitin ang watercolor, yun yung pinakaunang gamit ko na pintura. Pangalawa, nung may pira na kami na pambili ng acrylic, yun ang pangalawa kong pintura, yung acrylic paint. Pinakapangarap ko po magpinta gamit ang oil. Kaso dati, walang-wala po akong pera pambili ng oil dahil napakamahal po ang oil sa Pilipinas. Nung nandito na po ako sa Canada, doon po ako nag-start na magpinta gamit ang oil dahil may pambili na po ako. Pinagsikapan ko po pagbutihin ang pagpipinta. Naalala ko po dati nung nasa Pilipinas pa po ako, nag-exhibit po kami noon at malakas ang ulan, nailitan pa kami, tapos malakas ang hangin. Yung mga paintings ko talaga, pag makita ko, awang-awa ako sa mga paintings ko. Nangarap po ako na sana po maka-exhibit po ako sa totoong gallery na may bubong, may wall, may mga spotlight, doon nakasabit ang paintings ko. Kagaya ngayon, binigay sa akin ng Arts Forward. Ang mga paintings ko nakasabit na at ngayon masaya po ako, nakita ko yung mga paintings ko na safe silang lahat. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kadalasan po ng aking pinipinta ay landscape. Magagandang tanawin po dito sa Manitoba. Ang unang painting na ipapakita ko po sa inyo ay ang night camping. Ito po yung nagka-camping yung mga kaibigan ko. Nagustuhan ko po siya dahil po sa ilaw. Parang naka-attract po sa aking mga mata. Kaya pininta ko po siya. Ang pangalawa ay the assembly. Ito po yung habang nagbabike po ako sa daan, may nakita po akong bakahan sa farm. Pangatlo po ay nude in the warm light. Ito po, dati nangarap po akong magpinta ng nude. Kaso lang po, wala po akong model. Mahirap naman po maghanap po ako ng model sa iba. Baka magalit yung asawa ko. At saka yung asawa ko naman po ay willing. Kaya pininta ko na. Ang apat, the bench. Ang the bench po ay, nung nag-camping po kami sa Falcon Lake, nag-plein air po ako dun, plein air painting. Ibig sabihin po, nag-actual paint po ako dun sa Falcon Lake. Pang ito, friends. Dun ko po ito nakuha sa nung kami po ay nag-camping sa Rainbow Beach habang nagbabike po yung anak ko at saka yung friend nila. Kinuhaan ko po sila ng picture kasi para sa akin, para maganda siyang gawing subject. Farm. Itong farm, pagkatapos po ng aking trabaho, nung pauwi po ako dito sa bahay, dito sa Minidosa, nadaanan ko po yung magagandang view, Bell Road. Pares lang po sila nung umuwi po ako, parang napadaan po ako sa railroad noon, tapos nakita ko po itong view na to, pinicturan ko po siya, ginawa ko pong subject sa paintings ko. Hidden Beach. Ang Hidden Beach po ay doon po ito sa West Hope, at saka nung nagbike po kami ng anak ko, nakita po namin tong beach na to. Maliit lang siya, nakatago. Kaya bumalik po ako sa tent namin at kumuha po ako ng gamit.
At pinuntahan ko po ulit, ayun, nag-actual pin po ako doon. Kaya yun, ang title, Hidden Beach. Approach and stall. Dito lang po ito sa, ano namin, sa backyard. Nagano po ako ng, ano nito, ng stool. Naglagay po ako ng stool at saka approach. Parang nag-ano na rin, parang nag-actual. One Sunday afternoon. Ano po ito siya, series? 1, 2, 3. Itong one Sunday afternoon 1, ito po yung sa Clear Lake, yung nagpasyal po kami. Tapos yun, dun ko po nakuha itong subject na to. At yung pangalawa, sa Minidosa Lake. At saka yung pangatlo, dun pa rin sa Clear Lake. The Old School. Ito po yung nag-clean air po ako sa Nipawa. Sa tapat po ng bahay namin dati, yun, doon ko po itong pinin yung Old School. Reflection. Ang reflection po, nakuha ko po itong subject na to nung kami ay nag-camping po sa West Hawk. At ayun, nag-bike po ako nito papuntang boundary ng Kenora. The Alley 1 and 2. Itong The Alley 1, ito po yung sa likod ng kundo sa Broadway. Yun, nag-actual po ako nito, nag-clean air. Nung time na yun, sobrang lamig po. Kaya yun, masakit po ang aking kamay at saka yung tenga. Ang pangalawa po ay yung sa likod ng bahay namin. Yung sa kapitbahay namin yun. The Sunset Rays. Ito yung nag-camping po kami sa rivers. Tapos nakita ko po yung sikat ng araw. Nag-reflect siya sa punong kahoy. Tapos yun, pinicturan ko agad kasi maganda siya eh. Snowy Creek. Nakuha ko rin po itong subject na to doon po sa Nipawa. Nag-clean air din po ako nito. Old Shed. Itong Old Shed, nung nagpunta po kami sa kaibigan namin, nakita ko po yung shed niya. Parang magandang ipinta. Kaya yun, pininta ko rin po siya. The Golden Harvest, ito po yung nagaano yung mga magsasaka. Adak. Nakuha ko rin po ito siya sa Lurik. Bali, nagustuhan ko siya dahil sa ano niya, yung sa tubig niya. Yung parang makita yung mga ano, yung mga lumot. Close Road. Ito yung ano, Close Road, ito yung trahedya dati na nangyari sa Nipawa, yung nagbaha. Sirado yung ano nito, yung daanan nito. May mga paintings na rin po akong nabinta nung sumali po ako sa Maker's Market sa Nipawa noong 2021. Yun lang po at maraming salamat sa chance na binigay niyo po sa akin. Lalo na po sa Arts Forward. Maraming salamat. Bye-bye. The exhibit is entitled Tanawin. My landscape paintings are my first collection of realistic illustrations of the stunning places I visited in Manitoba. With my oil and brushes, I put a part of nature in a frame to become a valuable souvenir. My paintings are mostly done in plein air, and they are recorded and uploaded in my YouTube channel, Little Brown Canadian. Ang aking mga landscape paintings ay ang aking kauna-unahang koleksyon na mga makatotohanang larawan na mga magagandang tanawin na aking napuntahan sa Manitoba. Gamit ang oil at brush, inilalagay ko ang isang bahagi ng kalikasan sa kwadro upang maging isang mahalagang alaala. Ang aking mga likha ay kadalasang ginagawa sa plein air at ito ay nire-record at ina-upload sa YouTube channel, The Little Brown Canadian by Robert Garcia.